Ate ha. Are we ready? Ayan guys, tayo po ay live ngayon dito sa Germany. Ayan. Guys, pasensya na po kung medyo natagalan po yung ano natin, yung live natin dahil medyo po may technical problem po tayo. Medyo yung internet connection is medyo mahina. So sorry po kung natagalan po tayo guys. Ayan. Shoutout po sa ating mga manonood. Ate, paki-share na lang ng live po natin sa ano mo, sa community mo sa YouTube. Ay, hindi mo yata magalaw yung cellphone mo, no? Kasi ginamit mo pagtawag. Or meron ka pang ibang cellphone? Sa isa ko may cellphone daw, oy. Ah, okay. Sige, ganun. Ayan. Guys, meron po tayong bisita si ate. Actually, guys, kagabi lang po kami nagkakilala sa sa ano, sa YouTube lang din. Ayan. Si ate ay... Ang pangalan niya sa YouTube channel niya ay Bisaya sa Uganda. Ate, tama ba, no? Bisaya sa Uganda, guys. Oo. So, ngayon, tambayan. Yan, shoutout po sa lahat ng ating mga viewers. So, ngayon, si ate ay nasa... Anong pagka-pronounce nun, ate? Uganda, Uganda? Uganda! Ah, Uganda. Uganda, oo. Uganda pala, sorry. Uganda, nagawa pa. Oo. So, ate, bali kasi, follower kasi ako ni, ano, ni Sir Wilbert Tolentino. So, biglang, nag-reflect ba na nag-post siya, nasa Uganda daw sila. Tapos, yun, nakita ko, nakatag si Ma'am Princess Yega, tapos yun, nag-search ako sa YouTube. Pero si Ma'am Princess Yega is naano ko na siya, na-familiar ko na dati sa YouTube din. Tapos doon, nakita ko doon, may vlog si Ma'am Princess Yega na nandun ka, kumbaga nagsabay ka mo ni Ma'am Princess, tapos inano niya yung ano mo, yung YouTube channel. Na-promote niya. So, pinuntahan ko agad yung channel mo dahil nakalagay is Bisaya sa Uganda. Alam mo naman tayong mga Bisaya, di ba? So, ayun. Kaya nag-message ako sa'yo at saka interested din akong malaman kung ano yung nangyayari dyan sa beauty pageant dyan sa Uganda since dyan inano. Doon sana i-help. Pero di ko alam kung ano yung mga nangyari. Shoutout pala sa ating mga viewers. So ngayon pwede kwentuhan mo kami sa mga sa simula nung dumating sila ano sila Sir Wilbert at saka si ano si Hipon Girl dahil nakita mo sila sa personal ako hindi pa. Kayo yung pumunta sa ano sa airport, di ba? Yes, kami po. Oo. So ano yung mga kaganapan diyan yung pagdating nila? Yeah, hello everyone. Hello everyone who are watching us live right now. Mm-hmm. Ako po si Miss Bisaya, si Uganda, Bisaya tayo, pero kabalo mo in English, kabalo mo in Tagalog, o, di ba? So, Miss Harkin and the team Philippines, they've arrived here on the November 4th. Mm-hmm. That was Friday last week. Mm-hmm. So, it was the day na maraming Pilipino, marami po silang trabaho. Kaya konti lang po kaming nakapag. Konti lang po kaming nakapagsundo sa kanila. But we have also Ugandan friend na nagsundo rin sa ating Team Philippines on that day. Oo. Konti lang yung mga Pinoy na nandiyan. Yeah, I think we are 10. Ah, yun. 10 kaming nagsundo kanila. Kasi yung iba nagtrabaho, tama po ba? Yes, it was a working day. It was Friday. So doon po kayo nakatira mismo, Ate Jan, sa... yan po mismo yung city ng Uganda or ano po ba yung area na yan, yung tinintirhan ninyo? City, which is Kampala.
So nandito po kami sa Kampala, nakatira ngayon, which is the capital city of Uganda. Malapit lang po kami sa town, sa main town. So kailan pala sana mangyayari yung ano, yung pageant talaga? 11 ba yun o 12? Yeah, the pageant supposed to start on the 7th of November. Kick off sana sila on 7th of November and they were supposed to end November 19. Oh, ang tagal-tagal pa pala, no? Yeah, kasi marami silang activities dapat na gagawin. Mayroon silang bibisitahin mga lugar, mm-hmm. But it never happened. Ah, so sa ngayon pala, ano pala ang nangyayari ngayon dyan, ate? Sa mga So at the moment, at the moment, the pageant is already postponed. It is officially postponed. Oh. Walang Miss Planet International sa Uganda. It is officially postponed. Ah, kawawa. Kawawa yung mga contestant, no? Yung mga candidates ba na nagpunta dyan? Yeah, actually, all the candidates have already started leaving Uganda. Oh. I have talked to the Miss Monica. Miss Monica Akech is the counterpart who is managing all the candidates here in Uganda. So nakausap ko po siya, ang sabi niya, limang kandidata na lang po ang natira. The rest have to move their own way. My God. Umalis na. And then, si Miss Brazil, okay. Nakausap ko din si Miss Brazil, at the moment, yung mga Latina ang kandidato, kagaya ng Miss Mexico, mga Latina sila, Miss Colombia, si Miss Brazil, at the moment, nasa consulate po sila ng Colombia dito sa Uganda. Doon sila baga nanitira habang pini-prepare yung flight back nila sa kanilang country. Si Miss Brazil is bukas po ang lipad, ang balik niya sa kanyang country. So yung pambato natin, kumusta? Sorry? Yung pambato natin sa Pilipinas. Pardon me? Si Miss Philippines, si Miss Harley Nicole Budol po ay kasara. Yes, current at the moment po nasa ano po siya with Team Philippines. Nandiyan pa sa Uganda. Yes, confirm. Nandito pa po sila sa Uganda. Gaano ba kalayo galing sa atin sa Pinas papuntang Uganda? Since diyan po kayo nakatira, so may idea po kayo. Mga ilang oras po? Yeah, from Philippines, when I came to Uganda, from Philippines to Dubai, stopover from Dubai, that is 9 hours. And then we wait ka ng 3 hours for connecting flight from Dubai to Ethiopia. Stopovers na Ethiopia, which is Addis Ababa, and then from Ethiopia to Uganda. I think it's 16 hours yung biyahe. Depende yan sa airline na gagamitin mo. Depende sa airline na gagamitin mo at sa connecting flight mo. Mas malayo pala, pero mas malayo ata dito sa amin, ate, kasi galing sa atin sa Pinas, lalo na galing Davao, papuntang Maynila, tapos Maynila to, apat na connecting dito eh sa amin. Ang lahat-lahat sa amin dito sa Germany, aabot ng 30 hours. Lahat-lahat. Kasali na yung kasali na yung pag-antay mo. Okay. Pinakataas na yun. Kasi sila, yung Team Philippines, ang ginamit nilang connecting flight is from Philippines to Hong Kong. And then from Hong Kong is to Addis Ababa, which is Ethiopia. Mm-hmm. And then from Ethiopia to Uganda. Ate, so umalis sila doon ng gabi, dumating sila dito ng tanghali. Ate, may nagtanong, ate, ang Uganda daw is part po daw ba yan ng South Africa? No, South Africa, Uganda is part of East Africa. North Africa. We are part of East Africa. Yung mga neighboring country namin is Kenya, Tanzania, Rwanda.
Yan yung mga neighboring country ng Uganda. So they are part of East Africa. Ilang taon na po kayo dyan, ate, nakatira? Yeah, I've been here in Uganda for 12 years. Oh. Ang tagal na pala. Lola na ang lahat mo dito. Ang tagal na pala. Kumusta ang pamumuhay dyan, ate? Yeah, at first, it was not easy. But of course, at the moment, I've already managed to live life in Uganda. Oh. Basta marunong ka lang kumayod, marunong ka lang magsikap, you will manage. Bali, ate, nakapun... My husband is a Ugandan. Oh, okay. Paano kayo po nakapunta sa Uganda, ate? My husband is a Ugandan. Hmm. He came to the Philippines. Ah, opo. We got married there and he brought me here. Ah, okay. So, ang kadalasan, ano po ang pamumuhay dyan sa Uganda? Yeah, ang pamumuhay dito sa Uganda, most of them are farming. Ano sa atin, sa atin sa Pilipinas, mangingisda. Dito opo. Sa kanila is farming because they don't have water. Ah, malayo ang water dyan. Mayroon water but no sea. Wala silang dagat dito. Mayroon silang river. Tapos, alam mo yung ano? Alam mo yung Nile River? Malaking river yon. That's the Nile River that goes up to the Egypt. The longest river actually. Nile River is the longest river. Ah, yan so yung narinig ko. So the source of the Nile Uganda. Ah, okay. Pero ate, kumusta yung weather dyan parati? Yeah, the weather here is good. Hindi masyadong mainit at hindi masyadong malamig. Ah, kasi ang akala ko kasi ate, pag dyan na area, parating mainit gaya ng Middle East. Hindi pala. Kasi ang perception ng mga tao pag African is desierto. Opo, yun. Yun din yung naisip ko. Desierto. Ganun yung mga perception ng mga tao. Opo. Pero hindi pala, no? Minsan pala malamig din, no? Yes, minsan umuulan dito ng malalaking yelo. Pang halo-halo. Ayan. Kasakyan, basag, boom! Nakakasad lang no na yung beauty pageant nga hindi matuloy dahil nga nagkakaroon ng problema na hindi natin alam. Kahit ikaw, hindi mo naman talaga alam kung ano talaga yung nangyayari, no? So, tikumbibig lang muna tayo dyan exactly. Kung ano talaga yung nangyayari. Pero yung effort ng bawat country ba, no? Yung mga candidates na pumunta dyan sa Uganda. Yun. Yeah, from the very beginning, the organization of Miss Planet International was not being honest. They were being shady. Because sabi ng mga contestant, nasabi daw ng CEO ng Miss Planet International na ikikater daw silang lahat. Opo. But when they reach here, there is nothing. Kasi ang nangyayari, yung Miss Planet International, nag-book sila ng mga venue, ng mga hotel, ng mga organizing event. Nag-book sila but they have never paid. My God. So lahat ng binook nilang venue, nag-back out dahil wala silang binayaran. Yan pala yun. So doon, nagsimula yung gulo. Kasi nga, yung mga hotel na tinutuluyan ng kandidata, binook nila yon, binook na, pero hindi nila binayaran. Kasi ang sabi naman ni Miss Monica, dito yung Ugandan counterpart nila na nag-handle sa mga candidate, yung pera daw ay nasa CEO ng Miss Planet International, which is hindi na po mapahagilap ngayon.
Ah. Ang hirap niya, no? Nakakasal yung ganun. Mm. At saka kawawa yung mga candidate kasi nagpunta sila dito, nag-prepare sila for the whole year preparation, lahat ng mga gown, lahat ng mga pang-exhibit nila, nag-prepare sila, nagdaan sila ng oras, ng money, ng time, but nothing happened. And then they expected na pagdating nila sa Uganda, ikiketa yung mga hotel nila, yung food nila, and everything. Yun pala ay hindi nabayaran ng CEO ng Miss Planet International. Matagal na pala yan na napagplanuhan na may Miss, ano yun? Miss Planet, ano yun? Miss yes. Planet Universe dyan. Yes. Matagal na. Ah, but, okay. Hanggang pangako lang sila, baga. Okay. So, ano muna tayo dyan? Stop muna tayo dyan. Ate, kumusta ang ano dyan sa Uganda? Lalo na yung mga kalagayan ng mga tao. Dahil ate, meron din akong kaibigan na dito sa Germany na pumupunta din siya dyan sa Uganda. Actually, meron daw silang project dyan. So, hindi ko pa natanong kung ano yung mga pasikot-sikot dyan. Meron daw silang project dyan na building yata yun na kumbaga yung mga babae na wala ng asawa noon, ginawa nila ng apartment na doon nakatira yung mga babae. So, ano yung nakakaano kasi yung kumbaga maganda sana puntahan dyan ba na magtingin, tingnan yung mga sitwasyon nila, yung culture nila, yung mga ganon, sitwasyon. Yung pamumuhay, yung mga bata. Yes, let me tell you the truth. I've been here in Uganda and I have never been robbed. I have never been disrespected with a Ugandan. Mababait sila. Ah. To be honest, mababait po sila. Yes. Hindi ka gaya sa Pinas, oy. Mas snatch yung bag mo. O, di ba? Dito sa kanila, they respect the white people. Especially, they call it Muzungu. Ah. Yung mga puti, kagaya natin, mga Pilipino, our skin is different from them, mga puti. So ang tawag nila sa atin is Muzungu. And they look so highly to those Muzungu people. Ah, so sinabi mo mga puti, parang ikaw yung hari at reyna sa kanila. Alam mo yung mga ganoon. Kaya nire-respeto nila pag nakikita nilang puti ang kulay mo. Ah, so kailangan ko pala magluto tayo bago ko makapunta dyan. Charot lang. So, ibig mong sabihin ate, pag ikaw wag tayo nandyan, lalo na ikaw na nakatira, grabe sila, no? Yung napakaano, parang same lang sa atin pag nasa Pinas tayo, di ba? Yes, nire-respeto kanila pag nakikita kanilang ibang lahi. Alam mo yun? Oo. Kasi proud sila na may ibang lahi dito sa bansa nila. Sa atin kasi, sa Pinas, pag may mga puti na dumating, hindi... Aside sa nirespeto, syempre, ang nasa isip, alam mo kung ano? May pera. O, di ba? Here in Uganda, alam mo yung pagbibili ka? Apo? Kunwari, 10 piece ang price ng isang bagay na binili mo. Pag nakita ka nilang puti, sasabihin nilang 100. Kahit 10 piso lang. Oh. Kaya dapat, you have to learn their teaching. So ngayon, si ate mo, marunong na magsalita sa langguwahe nila, so hindi na nila ako maluloko doon. Ah, yun pala, yun pala nga na dyan. So, pag nakita ang ibang lahi, ay iba din yung presyo. Yun pala yun. Hi, ma'am. Yes. Ma'am Lips, that's Pinay. Ayan, shout out po sa iyo. Ah, ate, meron pala akong tanong. Paano kaya magkaibigan ba kayo ni Ma'am ano ni Ma'am Princess Yega? Yes, we are good friend. Actually, ako yung ate niya dito sa Uganda. Ah. Gaano siya kalayo? Yan tatawag yan. Yes, but a bit malayo sila sa city. Sila Princess ay malayo sila sa city. Happy din ako. Happy din ako, Ate. Alam mo bakit? Happy din ako kasi nag-chat-chat na kami ni Ate Princess ngayon. Kanina.
bago ako nagsimula ng nag-set up ng live. Oh, ang bait pala ni Ate, no? Pero hindi ko siya inano, kumbaga, hindi ko na muna siya chinat kasi alam ko na busy siya ngayon. Kung feeling ko nandiyan, 'di ba, meron siyang mga bisita nga sila Sir Wilbert. So baka nandun pa siya, nag-alalay pa siya. My travel agencies. So sila yung nag-cater, sila yung nag-handle sa Team Philippines at the moment. So pag nandiyan pala ako, mag-visit ako diyan, siya pala yung mag-handle sa akin, charot. May travel agency sila, o ayun. Maganda. Sila yung maasikaso sa'yo. Maganda pala yun, oo. So, medyo malayo siya ng konti sa inyo. Yung nature dito sa Uganda, napakaganda, Diyos ko, napakaganda. Minsan, nililook down lang nila. Opo. Kasi nga mga African, mga black, usually, nililook down on them. Pero kapag napunta kayo dito, Diyos ko, mapapamahal kayo sa bansang ito. Ano yung kadalasan tinatanim nga dyan ng mga tao? Saging, mangga na. Yeah, root crop. Beans, mga ganyan. Meron sila lahat. Kamote. Kamuting kahoy. Meron ho sila lahat. Masarap yung mga ganyan ba? Tapos ano? Kapi. Ati, alam ko. Kapi, no? Kapi. Sorry? Kapi. Coffee. Yes. Kasi may friend ako na nagbigay sa akin ng coffee from Uganda din. Dati, naubos ko na. Tapos ang kapi na yun ay ano, organic. Ayun, yes, uh-oh. Very true. Ayan guys, sa mga bago pa lang nakapasok sa ating live, ang ating ano ngayon guys, nakapin siya diyan sa ating live, nakapin po si Ate ano Bisaya sa Uganda. So guys, in-interview ko siya dahil nga doon about sa ano ba sa beauty pageant ng ano yun Ate, Miss Planet International ba 'yon? Oh, kasi doon sa Uganda guys, doon sa Uganda i-held sana. So sila Ate yung nag-pick up sa ating pambato sa Pinas, si Herlin, si Ma'am Herlin ng Hipon Girl kasama si Sir Wilbert. So kaya siya yung naano ko na interview ko. So ano din siya, si Ate is a small vlogger din sa gaya ko na nakontak ko siya kagabi. So far ang bilis namin nagka-usap sa WhatsApp. Oo. So ayan, ang bait ni Ate. Guys, huwag niyo din siyang kalimutan guys kung gusto niyo ng mga content doon sa Uganda na ginagawa ni Ate. Paki-subscribe na lang din po sa kanya. Nakapin po siya sa baba. Ayan. Gusto ko din 'yan mapuntahan ng Uganda na 'yan dahil naano din ako diyan eh. Meron kasi akong video na nakita, yung friend ko kasi, meron kasi akong friend Ate na gaya kaya ng sinabi ko pumupunta diyan sa Uganda. Nag-work siya sa ano, sa Catholic. Oo. So meron silang project diyan. Kaya parati siyang pumupunta diyan. Kaya naano ko ba pag Uganda, siya yung na-remember ko kasi tinatanong din niya sa akin, grabe yung pag-welcome din ng mga tao diyan sa kanya. Parati siyang pumupunta. Malay natin next someday makapunta din ako diyan, makabisit ako. Ayan. 'Di ba? Oo. Yes. Ayan. So si ano yung totoong mong pangalan Ate at saka taga saan ka dito sa atin sa ay dito sa atin nasa Germany pala ako. Taga saan ka sa atin sa Pinas? Yes, si Helen Sabon, taga Bislig City, Surigao del Sur. Ayan sa mga taga Bislig guys. Bislig Surigao del Sur. Ayan. 12 yes. Years na si Ate sa Uganda. Oo. So ayan. So ako yung nagpapasalamat sa ngayon. Actually guys, si Ate, i-ano ko sana sa StreamYard, i-connect ko sana. Ang problema guys, may technical problem. Hindi talaga si Ate makapasok sa StreamYard. So ang ginawa ko, tinawagan ko na lang siya sa WhatsApp. So ayan, nakontak ko siya. So Ate, ay, yan yung isa na costume ninyo dyan, no? Yung ganito dito. Mga babae dito, nakabalot yung buhok nila African style. Lahat, Ate. So, yan yung natututo.
na-embrace ko na rin. Paano yung mga... Paano po yung malapit na maging babae? Ganun din? Okay. So, Sandy... Let me make it clear. Opo. Uganda at Pamaroy. Yan. It's a law here in Uganda. Kalaboso ang labasan mo. Kaya kung makikita mo yung team freshness na nandito sa Uganda, oy, mga lalaki sila dong. Ah. Ay, pakiulit, ate, pakiulit. Yes. Para ma-aware ako. Pakiulit. Pakiulit. Yes, let me make clear to everyone who are watching right now or all over the world here in Uganda, bawal po ang tomboy at saka bakla. Kinakabahan tuloy ako, ate. Yes, hindi po kendeng-kendeng dito. Alam mo na, dapat naka-straight. Yung macho ang paglakad. Kaya pala sila, kaya... Sir Wilbert, ano na, lalaki na talaga dyan. So, pag pumunta talaga dyan, yes, ganyan talaga, ate. Tapos sasabihin agad, pre, musta pre? Bawal kumit. Ay, my God. Ganyan. Tapos, anong mangyayari, ate? Anong mangyayari pag kumending-kending? It's a law here in Uganda. You can be in prison for the whole life. My God. Imprisonment for whole life. So dito sa Uganda, wala kang makikitang kumending-kending na naka-skirt. Alam mo yung mga ganon? Oo, oo, oo. So, wala dito mga kamacho-macho na, alam mo na? Oo. So, bali, ang Uganda, ate, more on, ano sila? May mga Muslim? More on Muslim or Catholic din? Or ano po? Okay. More dito sa Uganda, they are more on born again. Ah. Mga Christian. 85% of Uganda are Christian. The rest are the other religion. So, ang Catholic dyan, konti lang? Yes, konti lang po ang Katoliko dito. Mas marami po ang born again dito. Yan pala. Kaya mapapansin mo, yung law nila is talagang strict sila pagdating sa mga kending-kending na yan. So, sa ang Uganda, ate, yun na talaga yung capital city or country lang yan? Yeah, Uganda is a country. Ang capital city? And then yung capital city ng Uganda is called Kampala. Kampala, ah. Yes. So, kayo ay nakatira sa city din pero hindi siya capital. Kampala. Ay, Kampala. Ah. Sa Kampala. Dito kami sa capital nakatira. Malapit sa pinakas, malapit ang Diyos, sobrang lapit. Maganda. So yun. Maraming salamat sa inyong time ngayong araw, ate. Bisaya sa Uganda. Ayan, guys. Siya po si Bisaya sa Uganda, si ate. Oo. Sa mga bago pa lang. Opo. Get to subscribe to YouTube channel Bisaya sa Uganda. Yan, guys. Sa mga, at maraming salamat din sa inyong time, ate. Oo. Marami akong mga subscribers din, mga mababait din yan sila. Pupuntahan ka talaga nila sa inyong YouTube channel. Ayan. Kasi marami, may nag-comment nga kanina dito na sabi niya na excited, maano daw siya sa culture daw dyan din. Gustong-gusto daw din niya panoorin. Kaso hindi ko na makita. Yeah, yung iba talaga ang kultura ng Uganda at Filipino. Mayroon pinagkakaiba. Ang laki ng pinagkaiba, actually. Tama po. Sa Cotes pa lang, laki na talaga yung pinagkaiba. Diba? Sino yung mas maputi yung pangitim? Charot lang, ate. Baka mabash tayo ng mga Uganda na mga tao. Ayan. Yes. Pero ate, gusto ko talagang magpasalamat sa iyo. Sana in the future magkita tayo. Sana makarating ako, din ako dyan. Pero ipapangako ko sa iyo, pag makarating ako dyan, lalaki-lalaki talaga. Oo. Siguro pag makarating ako dyan, siguro...
Oo, pag makapunta ko dyan, siguro magpapa-assist na lang din ako kay Ate Princess Yega. Ayan. Oo. Yes. Ayan, gusto ko din mag-visit dyan, magtingin ng mga, yung mga tao, mga bata. Oo. Ayan. Ayan, guys, no? First time mo dito sa Uganda, tapos pupunta ka doon sa mga liblib na lugar? Yung mga bukid-bukid, kumari may bibisitahin kang park doon sa mga bukid-bukid, yung mga bata doon nakatingin lang sa'yo, nakatulala. Yung mga tapos pipisilin ka kung totoo ba o hindi. Ah, yung mga, ano, yung mga matatanda, yung mga papa, anong gagawin sa akin, ate? Para at least aware na lang ako. Pisil-pisilin ka doon kung matigas o malambot. My God! Nakakatakot pala. Tapos, pag pinisil, pisilin ka nila. Oh, pag pinisil, ay malambot to. Patay. Yes. Kinabahan tuloy ako. Mukhang nagdadalawang isip na lang ako magpunta dyan. Dati. Kasi especially yung mga nasa liblib. Opo. At never silang nakakakita ng mga maputi. Ah. Baka tingin nila sa iyo multo. Kaya pipisil. Hindi. Ganon. Kasi minsan lang sila nakakakita ng mga puti. Ilang taon dyan ang mga babae allowed na pwede mag, ano, mag, magsama sa lalaki? Yeah, 18 years old. Ah, 18 years pwede. Old. Pwede. Pwede na. Yes. Kasi dito, 12 years old pa, wala na. May kasama ng lalaki dito. Oh, dito sa Germany. Oh, ang ano kasi dito sa Germany is bata pa sila, tinuturuan na sila about sex education, no? So, 'yun yung maganda dito. Kaya 12 pa lang yung edad dito ng mga bata, mga babae, wala na. Nakipag-ano na doon sa mga lalaki nila, oo. So, ayan. At least, my God, maraming salamat ano. Marami tayong natutunan galing sa inyo dyan, ate. Sana next, pag makapunta ako, makavisit din ako dyan sa inyo. So, may work din kayo, ate? Yes. Sorry? May work din kayo dyan? No. Tinutulungan ko yung asawa ko sa mga businesses niya. Ah. But full-time. Mm-hmm. Ano yung mga business-business? So, business, may mga business-business din yun. Tinadala niya dito. Dyan, ate. Yeah, we do. My husband owns a school, a primary and a nursery school. Ah. And company. We print billboards. Yung mga ano, mga streamers, yun yung mga piniprinta namin. Ay, nagpiprint kayo? And some other business. Maganda. Maganda yung business niyo. Ganda. So yan, yung asawa ko sa mga businesses niya. Mm-mm. Maganda pala yung business niyo dyan. But making sure that I also... Wow. Okay, maraming salamat sa inyong time, ate, ha? Sana magkita pa tayo next time ulit. Ayan. Oo. Yes, keep in touch with yung vlogs. Ayan. Maraming po. Maraming salamat din po sa inyo. Oo. Uh-oh. I'm so grateful for this time and the opportunity that you have given me. Thank you so much and I will be forever appreciated. Thankful din ako na contact, ayan, sa mga ano diyan, mga pangyayari diyan sa Uganda, guys. Ayan. So ayan. Yeah. Thank you so much, ate, no. We can do it. Oo. So maraming salamat po, ate, ha. Maraming salamat talaga. Ayan. Oo. E-end na kita, ha? Bye-bye. Bye. Ayan, guys. Ayan, uulitin ko sa mga bagong kakapasok dito. Bali, si ate ay nakatira sa Uganda. So, siya yung kinontak ko kasi doon
yung ganap sana ng ano yung ano ko? Yung pageant ba? Oo. Doon. So ngayon hindi daw natuloy. Hindi na matuloy. So kaya siya kinunta ko kung anong mga pangyayari, anong nangyayari doon, bakit hindi na matuloy. So, hindi na muna natin pa ano yung issue dahil hindi naman talaga natin alam kung ano talaga yung nangyayari. Basta ang ano doon, hindi na matuloy, nag-COE-an na daw yung mga candidates daw, lalo na yung sa atin daw, yung sa atin, pa-uwi na din sa Pinas. And, oh, Miss Planet Earth. Ma'am Strawberry Girl, baka doon sa ibang planeta gagawin. Kaya hindi natuloy doon. Oo. Ayan, sayang no, yung effort kasi ng mga candidates bawat country, di ba? Tapos 1 year pa pala yan na pagplanuhan, tapos ngayon na cancel. Di ba? Good evening, Ma'am Trining Luzano. Ayan, mag-shoutout muna tayo. Si Ma'am Trining Luzano, si Ma'am Maria Celine Legreso, Ma'am May Ocampo. Oo. Si Leaves, that's Pinay. Ayan. May visit coming po, guest host. Tapos si Ma'am Carlos in Germany. Shoutout po sa iyo, sir. Sir Carlos in Germany. Ayan. Si Ma'am Charity Crafts. Ayan. Si Ma'am Jayan, ayan. Si Ma'am Emma Concepcion, si Ma'am Angel Official Vlogs, Ma'am Lilibet Torres, si Ma'am Edwina Manuel, Arcele de la Cruz, ayan, shoutout po sa inyo. Si Ma'am Raya, Life is Good, ayan. Ma'am Juanita Alvarez, Ma'am Carl, Sir Carl Kevin Viray, ayan. Ma'am Adora Agno, Annabel Dugilis, Ma'am Estrella Villagracia, Lermacas Valerio, Ma'am Roslyn Helasgo, Ma'am Estrella Villagracia, Ma'am Jackie Santos, Ma'am Beth Esquio, Ma'am Marlene Salazar, Ma'am Nympha Largo, Ma'am Genevieve Makiling, Ma'am Gina Gustilo, Sir Tagabatog Honey. Oh, si Sir Tagabatog Honey, sabi niya, "Sir, you always mention me." Opo, na-mention kita. Sorry po. Ma'am Lizelle Baliquid, Ma'am Helen Kasim Siman, Ma'am Sir John Marciliana, Myrna Walker, Ma'am Ramuna Akahuri Tambayan. Dong musta shoutout Tambayan. Si ayan. Yun lang lahat. Ma'am Sara Grace Asne. Ayan. Si Ma'am Lives Dutch Pinay. Asan po kayo dito sa ay Dutch sa ano yan sa my Netherlands. Ayan. Pag Dutch kasi maraming pera, charot. Dutch is ano yun ng Netherlands. Yon. Ma'am Teresita Macariola, Ma'am Erma Makalintal. Shoutout po sa inyong lahat, no? So ayun, uulitin ko sa mga kakapasok lang, meron tayo kaninang ano, visitor, meron tayong part na din siya ng collaboration, guys, si Ma'am Bisaya sa Uganda. So, nakausap ko siya kanina sa mga pangyayari doon sa Uganda. So, thankful ako dahil nakontak ko siya. So, ayun. Ayan, guys, round to 10K subscribers na po tayo. Kunti na lang mag-10K na tayo, guys. Oo, abangan nyo na lang, guys, ha. Huwag po ninyong kalimutan na i-subscribe din po tayo sa ating Facebook page. Dong Vlogs sa ating Instagram, Dong Vlogs. Wala po tayong TikTok, guys, ha. Yung parating nalilink sa ano sa YouTube na sa description, wala na po 'yun. Kailangan ko pa 'yun hanapin paano 'yun i-delete kasi hindi po ako marunong sumayaw sa TikTok.
Oo. Hi ma'am. Oo, malapit sa inyo diyan si ma'am ano, si si Inday Garnet. Siguro magkapitbahay kayo sa Netherlands. Oo. Yan. Hi ma'am Elina. Oh, mama ko. Ma'am Elina Ikotanim. Yung mama ko talaga guys, parati yung nanonood. Kahit hindi na live, nanonood pa rin yan sa mga ina-upload ko. Minsan sabi niya sa akin, natawa ako kasi last time pala nanood siya na may nag-unboxing ako, may nagbigay ng gift. Sabi niya, sa akin na yung regalo sa'yo. Pero yun, panglalaki. Sabi niya, nanonood ako ng ano mo, mga live mo at saka content. Hindi pa ano, hindi ko pa natapos. Yun yung pinanood ng mama ko. Kaya isa din pala yung mama ko na Marites. Charot. Yung mama ko, isa rin pala na nakasubaybay sa akin. Kaya hindi ko siya malibak, guys, ba? Baka mamaya panoorin na naman niya ito. Itong ano natin. Itong live. So, ayun. Guys, okay pa yung bagong kupit ko, guys? Charot. Ang ganda ng panahon ngayon dito sa Germany. Ngayong araw, may araw. Kahapon malamig. Yun. So, ayan. Hindi na po tayo magtagal at tayo po ay mag-end na ng ating live. Happy Sunday. Sana okay po ang araw ninyo sa mga nasa beach. Ngayong araw, nagsuswimming, nasa dagat, or yung iba nagpunta sa, yung nag-jogging or nagpasyal-pasyal sa mall. Ngayon, ingat po kayo parati. Ayun, yung iba nagka-karaoke dyan habang nanonood ng ating live, kung meron man, ayan, nag-party-party sa kanilang pamilya. Kayo, ingat po kayo parati, guys. Sana naway gabayan po kayo ni Lord parati. Ayan. Ayan, ganun din sa akin. At saka maraming salamat din parati sa inyong suporta kay Dong. Ayan. Gagawin ko po yung lahat, i-improve kung ano man yung dapat i-improve po na para makabigay sa inyo ng more on good vibes. Ayan. Thank you, Ma'am Lips. That's Pinay. Oo. Kayo din po dyan. Ayan. Ay, ikaw po di di ay. Kayo din po dyan. Oo. Hindi pa ako nakapagsimba. Kailangan ko pang maglinis dito. Oo. Ayan. Yan. Dito lang po ako. Mag-e-end na po tayo. At ito po muli ang Dong Vlogs. Ayan. Ingat. At saka bye-bye. See you next time. Ay, meron pang mabol. Si Ma'am Teresita Miranda from California. Ayan. Ayan po. Shoutout po sa inyo dyan. Ma'am Delibit Torres. Ayan. Bye-bye po.